Nirelieve sa pwesto ang Pasig City Police Chief at mahigit 30 pang pulis dahil sa reklamong planted umano ang mga nakumpiskang baril sa niraid na bahay. Pero giit ng Iloilo Provincial Police Office, lehitimo ang operasyon. Saksi si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. August 12, nang salakay ng Pasig City Police ang bahay ng pamilya Barrios sa Barangay Agtabo, Pasig City sa Iloilo. Iniuugnay kasi ang magkapatid na Neptali at Jeffrey sa strafing incident sa bayan ng San Enrique noong July 30. Na-recover ng mga police sa bahay ang iba't ibang uri ng baril, mga bala, magazine at granada. Naaresto si Neptali pero wala noon ang kapatid na si Jeffrey na isang sergeant at nakatalaga sa 301st Brigade ng Philippine Army. Pero reklamo ng asawa ni Jeffrey, planted umano ang mga nakumpiskang baril. Nawawala rin umano ang 135,000 pesos na cash na nakatago sa loob ng kanilang bahay. Yapag-yapala nila nga pagsulod sa amon nga balay sa pagkandak nila ng search warrant, ma'am. Kagtong gimbuol nanda, kagtong mga pulis nga nagsulod di ka namon. Kagtong nakasibilyan nga nagsaka di sa balay. Pero nanindigan ang Iloilo Police Provincial Office pati na ang Regional Office 6 na lehitimo ang kanilang operasyon. Walang nasaktan, walang nasira at ang ginawa nilang search ay tama. Ang mismong asawa ang pumipirma ng Certificate of Orderly Search and Inventory Report. Yan po ay voluntaryo at sa presensya ng barangay officials, sa presensya ng hibiskal. Pero dahil sa insidente, isinailalim muna sa administrative relief si Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo, ang hepe ng Pasig City Police Station na nanguna sa paghahain ng search warrant. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, 34 na miyembro ng operating team ang pansamantalang itinalaga sa provincial headquarters habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Administrative relief, so meaning dire lang anay sila sa IPP headquarters, no? Pending sini kung ano ang maging next nga move sa aton sining higher headquarters, no? Especially ito, may mga investigation nga ipatuman para nga maklear kung ano ang natabo dito. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuha ang panig ng mga nirelieve na pulis pero hindi pa sila nakapagbigay ng pahayag. Natuntun na rin si Sergeant Barrios at ngayon ay nasa restricted custody. Gumugulong na rin ang hiwalay na investigasyon ng militar na kinasasangkutan ni Barrios. Para sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, ako si Zen Kilantang, ang inyong saksi. Mga igan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.